ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kasabihang gasgas na gasgas, ngunit marami pa rin hindi makatanda. Bakit nga ba laging nasa huli ang pagsisisi? Pwede pa bang mabago ang lahat matapos mong bigkasin ang salitang sorry? O kulang ang salita para mapatawad ang nagkasala? Sa wakas, graduate na ako ng Bachelor of Dental Science. Sa pag-aaral ng kursong ito, lahat yata ng santo ay natawag ko na. Lahat yata ng pwedeng dasalan ay nagawa ko na. Makapasa lang. Hindi man with flying colors ang naging grado ko sa bawat subject. Ayos lang. At least, may uwi pa rin akong diploma. Kaso, hindi lang diploma ang uwi ko. Asawa ko. Nahihilo ako. Napakapit ang mama ko sa papa ko nang sabihin ko sa kanila ang tinatago kong lihim. Arlie, nagbibiro ka lang, hindi ba? Sabihin mo, hindi totoo yung sinasabi mo. Tanong ni papa sa akin. Umiling ako at inabot ang ultrasound sa kanila. Si Rodrigo po ang... Hindi pa ako natatapos magsalita ay bigla na lang hinablot ni papa ang kwelyo ni Rodrigo. Walang yakang lalaki ka. Binuntis mo ang anak ko. Pinagkatiwalaan kita. Ang buong akala ko, lalaki ang gusto mo. Kaya panatag ang loob ko na ikaw palagi ang kasama ng anak ko. Tapos ganito pala ang gagawin mo? Bibigyan na sana ng suntok ni papa si Rodrigo. Ngunit umawat ako. Pa, hindi si Rodrigo ang tatay ng baby. Siya po ang kasama ko sa bawat check-up ko nitong nakaraang 3 buwan. Awat ko kay papa. Opo, father. Maniwala kayo. Hindi kami talo ni Arlie. Wika ni Rodrigo. Hawak din nito ang kamao ni papa dahil ayaw nitong mabahiran ng dugo o pasa ang kanyang porselanang muka. Eh sino? Sabay na tanong ni papa at mama. Si Franz. Nakayuko kong sabi. Sino yun? Nagtataka nilang tanong. Schoolmate ko po at hindi ko po siya boyfriend. Nakapikit kong sabi. Tuluyan nang hinimatay si mama. Napaluhod naman si papa at tumulo na lang ang kanyang mga luha. Sorry po, papa. Mama. Yun lang ang nasabi ko at wala na rin akong maisip na sasabihin kung hindi walang hanggang sorry. Sino nga ba si Franz? Hindi ko nga rin alam kung bakit sa dinami-dami ng lalaki sa eskwelahan namin ay kay Franz pa talaga ako nagpabuntis. Aminado ako, hindi ako kagandahan pero hindi naman ako pangit. Sakto lang. May mga nagpaparamdam din naman sa akin na mga lalaki. Nagtangkang manligaw pero pumatol ako sa isang walking red flag. Nang mahimasmasan ang aking mga magulang, ay pinapunta muna nila ako sa aking kwarto. At syempre, kasama ko ang aking BFF na si Rodrigo. Ay naku, predicted ko na ang magiging reaksyon niya na tita. Ay muntik pa akong magka-black eye kanina. Kinabahan ako ng sobra. Sambit ni Rodrigo habang namamaypay. Nakaupo lang ako sa kama at nakatingin sa kawalan. Napansin ito ni Rodrigo at naupo sa tabi ko. Ano ang balak mo? Alam na ni na tita at tito. Tanong ni Rodrigo sa akin. Ha? Sagot ko. Anong haka dyan? Dapat may next plan ka. Aba! Hindi yung research paper na pwedeng hindi tapusin. Mataas na ang boses ni Rodrigo. Halatang imbyerno na ito sa mga nangyayari. Alam ko, huwag kang OA ha. Balak kong sabihin kay Franz. Tapos yun. Sagot ko, napatayo si Rodrigo at bumilis ang pagpaypay. Halatang naiinis na ito sa aking mga sagot. At pagkatapos nun, ano hihingi ka ba ng sustento? Magpapakasal ba kayo? Ano? Tumayo ako at iniupo si Rodrigo sa aking kama.
Rodrigo, kalma. Sasabihin ko lang to kay Franz. Pero hindi ko ipapaako to sa kanya. Buo na ang desisyon ko. Bubuhayin ko mag-isa ang anak ko. Sabihan niyo na akong ma-pride. Pero yun na lang kasi ang meron ako. Pride. Alam kong mahihirapan akong kumbinsihin ang mga magulang ko sa desisyon ko. At alam na alam ko ring hindi papayag ang dalawa kong kuya na hindi ako panagutan ni Franz. Pero final na ang desisyon ko. Ito ang gusto kong mangyari at papanindigan ko ang desisyon ko. Ilang araw na diskusyon ang ginawa namin. Sa awa ni Lord ay sumang-ayon kaagad si Mama sa desisyon ko. Si Kuya Vince at Kuya Patrick naman ay galit na galit nang malaman na nabuntis ako ng isang lalaking hindi ko naman nobyo. Si Papa ay gustong sumugod sa bahay ni na Franz, pero hindi ako pumayag. Gulo lang ang hatid noon at alam ko na ang kahihinatnan ng lahat kung ipipilit ni Papa ang kanyang gusto. Bunso, kung yan ang desisyon mo, bakit kailangan mo pang sabihin sa gunggong na yun na may anak kayo? Tanong ni Kuya Patrick. Kuya, karapatan niya yun. At saka, kung darating man yung panahon na magkita silang magtatay, alam niyang sinabi ko sa kanya. Hindi ko ma-explain kung bakit ganito ang gusto kong gawin. Pero alam ko sa sarili ko na yun ang tama. Sagot ko. Tinanggap na lang nila ang dahilan ko. Kahit na alam ko sa sarili ko na marami silang katanungan. Sinikap kong itago ang baby ko sa eskwelahang pinapasukan ko. Mabuti naman at naging mabait sa akin sa baby at walang nakaalam ng aking lihim. Dumating ang araw ng aming graduation. Ito na rin ang araw na makikita ng aking mga magulang at ni na kuya si Franz. Mabuti na lang at magkaiba kami ng course kaya may kalayuan ang pwesto nila sa amin. Saya, lungkot na may halong galit ang nararamdaman ng aking pamilya nung oras na yun. Todo ang iyak ni Mama habang tinatawag ang pangalan ko sa stage at tinatanggap ang aking diploma. Sabi ko sa sarili ko nung oras na yun, ito na ang una't huling beses na madidismaya sila sa akin. Natapos na ang graduation ceremony at ito na rin ang oras na ibibigay ko ang regalo ko kay Franz. Anak, kaya mo ba na mag-isa? Pwede ka naming samahan, ani ni Mama. Oo bunso, baka mamaya kung anong gawin sa'yo ng lalaking yun sa'yo, sabi naman ni Kuya Vince. Kumalma nga kayong lahat. Okay kami. Okay lang kami ni baby. Kaya namin to, sabi ko sa kanilang lahat. Lumakad na ako papunta sa bleacher ni na Franz. Kitang-kita ko mula sa malayo na maraming babaeng nakapaligid sa kanya. Siyempre, heartthrob siya, sikat at varsity, kaya pinagkakaguluhan. Ngunit hindi ako nagpatinag sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Pinilit kong makapunta sa harap niya at mapansin ako. Nang nakuha ko na ang atensyon niya, ay saka ko na sinabi ang aking pakay. Franz, pwede ba tayong mag-usap? Diretsyon tanong ko sa kanya. Sure, tungkol saan? Tanong ni Franz. Tumingin ako sa paligid. Napakasensitibong bagay ang aking sasabihin. Kaya gusto ko sanang sa hindi mataong lugar kami mag-usap. Pumayag naman si Franz at nagpunta kami sa hallway papunta sa CR. Okay na ba rito? Tanong sa akin ni Franz. Oo. Ayos na siguro dito, sabi ko. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung paano sisimulan ang aking sasabihin. Subalit may 5 minutes lang ako para sabihin ang lahat ng dapat kong sabihin dahil may after party pa ang mga varsity at ayoko namang makasagabal kay Franz. Nakatingin lang sa akin si Franz at hinihintay akong magsalita. Franz, tawag ko sa kanya. Hanggang sa mga oras na yun, ay wala pa rin akong mahanap na salita.
para sa gusto kong sabihin kay Franz. Kaya naman, iniabot ko na lang ang ultrasound na lagi kong dala sa aking wallet. What is this? Gusto mo ba akong maging ninong sa anak mo? Maang-maangan ni Franz. Funny, inis kong sabi. Buntis ako. Ikaw ang ama. Sarkastiko kong sabi. Napatulala si Franz sa ultrasound na kanyang hawak. Hindi man niya sabihin ang kanyang iniisip, ay kitang-kita ko naman sa mukha niya ang isang malaking katanungan. Palagay ko ay naghihinala na rin ito kung siya ba talaga ang tatay ng bata at kung paano ako nakasigurong siya ang ama nitong aking dinadala. Kaya naman bago pa siya makapagsalita ng kung ano-anong masakit na salita, ay inunahan ko na siya. Friends, kung aminado kang ikaw ang ama ng baby na dinadala ko, salamat. Pero kung hindi, ayos lang. Sinasabi ko sa'yo to, hindi para humingi ng sustento, kung hindi dahil karapatan mong malaman ang tungkol dito. Alam ko namang isang malaking gulo ang hatid ng batang to sa'yo, at ayaw ko maramdaman niya na isa siyang kasalanan. Kaya habang maaga pa, nililinaw ko na ang lahat. Binibigay ko na sa'yo ang bola. Ikaw ang magdesisyon kung magpapakatatay ka o magbubuhay binata. Kung kanina ay wala akong masabi, ngayon naman ay ang daming salitang sumasagi sa aking isipan na gustong sabihin kay Franz. Pero mas pinili ko pa rin ipakita kay Franz na matatag ako sa kabila ng takot na haharapin ko. Matapos ang pag-uusap naming yun, ay hindi na ako nagpakita kay Franz. Hindi na ako nagpakita, pero sinusubaybayan ko pa rin siya sa kanyang mga social media accounts para naman kahit papaano, hindi ako zero tungkol sa kanya. At kung magtatanong man ang anak ko, sa akin ay may maisasagot ako. Pinaniwala ko ang aking sarili sa ganung dahilan. Pero ang totoo, umaasa kong uusigin si Franz ng kanyang konsensya at tatayong tatay sa aking anak. Ipaglalaban ng kanyang karapatan. Malalaman niyang mahal niya pala ko. Mabubuo ang pamilya namin at magkakaroon kami ng engrandeng kasal. And happily ever after. Pero nakalimutan kong sa fairy tale nga pala nangyayari ang ganun. Mga 5 taon ko yung ginawa hanggang sa isang commercial sa TV ang sumampal sa akin sa katotohanan. Mami, ayan na yung favorite kong commercial. Tawag sa akin ni Apollo, ang cute na baby boy. Nagtaka naman ako kung sino yung sinasabi niyang favorite niyang commercial. Akala ko gusto niyang kumain sa fast food chain na yun, pero nagkamali ako. Naramdaman ko na lang na pumatak ang mga luha ko nang hindi ko namamalayan. Tapos parang ang sakit-sakit na sa murang edad, naiintindihan na niya ang nais ipahiwatig ng commercial na yun. Ang commercial ay tungkol sa mag-ina na kumakain sa naturang fast food chain. Ginamit ng bata ang fries upang irepresenta ang kanyang sarili at ang kanyang ina, hanggang sa may napansin itong kulang. Sa parting yon ng commercial, ay ramdam ko ang bigat na dinadala ng nanay sa commercial at lalong bumuhos ang luha ko nang ipakita na bumuo ang bata ng isang bahay at sinabing kompleto na sila. Kahit na 2 lang sila, ay masaya na ang bata. Hindi pa man humuhupa ang aking emosyon sa commercial na yon, ay may sinabi ang aking anak na hinding-hindi ko makakalimutan. Mami, ako din okay lang na walang daddy kasi ikaw po ang mami ko na love ko. Sorry po kung minsan tinatanong ko po kung sino ang daddy ko, pero naisip ko po kung may daddy talaga ako, dapat siya ang humahanap sa akin, hindi ako. Kasi paano ko siya hahanapin ang liit ko pa. Hindi pa ako marunong magsakay sa jeep at pumunta sa iba't ibang lugar. Nakakatawa man
ay tagos sa puso ang sakit na nararamdaman ko ng oras na yun. Hinawakan ko ang pisngi ng aking anak. Sorry anak ha, kung sa ganitong pamilya ka napunta. Umiiyak kong sabi at niyakap ko si Apollo nang walang kasing higpit. Natauhan ako ng mga oras na yun. Bakit ko pa nga ba sinusubaybayan ang lalaking yun? Unang-una, sinabi ko sa kanya na wala siyang pananagutan sa akin. Alam ko kasing gulo lang ang hatid ng pagbubuntis ko sa kanyang pamilya. At pangalawa, kung may amor talaga siya sa anak niya, kahit sabihin kong lalayo ako, gagawa at gagawa siya ng paraan para makita niya ang sarili niyang dugot laman. Ngunit sa pagsubaybay ko sa kanya sa 5 taon na yon, kitang-kita ko kung paano siya nagbuhay binata at binaon sa limot ang kanyang anak. Kaya sa paglipas ng panahon, itinuon ko ang lahat ng atensyon ko para maitaguyod si Apollo. Sa tulong ng aking mga magulang, 2 kapatid na Barako at syempre ang aking matalik na kaibigan na si Rodrigo. Arlie, ano kaya pa? Tanong ni Rodrigo. Oo naman, ako pa ba? Sige na, asikasuhin mo na yung mga pedyo nating patient para hindi na sila maghintay. Sabi ko kay Rodrigo, hindi lang kami magkaibigan ni Rodrigo kung hindi mag-business partners din kami sa aming munting clinic. Ako sa adult patient at siya naman sa pedya at elderly. Magaling kasing manguto ng bata si Rodrigo dahil siguro mahilig din ito sa bata at magiliw sa mga matatanda. Noong una ay munting clinic lang ang meron kami hanggang sa lumago na ito at dumami na ang pasyente. Naging all-in-one stop shop kami para sa dental care. Lahat ng kailangan nila ay kami na ang nagbibigay. Hindi ko to magagawa kung wala ang tulong ni Rodrigo. O para mawala ang pagod mo, mainit na kapeng Barako kahit na tirik pa ang araw. Alok sa akin ni Rodrigo. Tapos na ako sa huling pasyente ko at nagpapahinga na. Si Rodrigo naman ay hinihintay pa ang nakaschedule niyang pasyente. Yun, salamat. The best ka talaga. Kaya love na love kita. Sabi ko, sabay kuha ng kape. Ay naku, tigilan mo nga ako sa kaka-i-love you mo. Kaya napagkakamalan tayong magjowa dahil sa kakaganyan mo. Saway sa akin ni Rodrigo at lumayo sa akin. Eh bakit ba? Love naman talaga kita. Lumapit at niyakap ko siya nang walang kasing higpit. Habang siya naman ay diring-diri sa aking ginagawa. Habang kami ay naghaharutan, ay tinawag kami ng aming receptionist na si Anne. May walk-in daw kaming pasyente at may dala itong recommendation letter galing sa kaibigan naming dentista. Agad ko namang pinuntahan ang bago naming pasyente. Good afternoon, ma'am. I'm Arlie Carpio and he is Rodrigo Montano, my co-dentist. Pagpapakilala ko. Mapustura ang babaeng aming kaharap. Kumikinang ang kanyang leeg at daliri sa suot nitong mga alahas at namumutok ang mga labi sa lipstick nitong kulay pula. Nilibot ng babae ang kanyang tingin. Kinikilatis nito ang bawat sulok ng aming klinik para itong auditor sa kanyang ginagawa. Tumaas naman ang kilay ni Rodrigo, kaya naman hinawakan ko ang kamay nito upang kumalma. Saka tinignan. Rodrigo, be nice, bulong ko sa aking kaibigan. Mukha namang malinis dito at maayos, sambit ng babae. Nginitian ko na lang siya kahit na medyo nagpapanting na rin ang aking tenga. Available kayo for cleaning? Tanong nito. Yes ma'am, agad kong sagot. Halata sa mukha ni Rodrigo ang pagkainis at tila sinasabi sa mga titig niya sa akin na tanggihan na ang aming pasyenteng yun. Ngunit naisip ko, sayang ang dagdag na customer at ayokong masira ang imahe namin. Sa totoo lang, may attitude si Ma'am Honey. Ang dami niyang request at mga tanong na minsan
ay obvious naman ang sagot. Tulad ng sanitation practice namin sa clinic, waste disposal, at tinatanong rin nito kung talaga bang graduate ako at nakapasa sa boards. Baka raw kasi sa rekto lang ako nagtapos. Pero sabi nga nila, the customer is always right. Kaya hinabaan ko pa ang aking pasensya. Dahil alam kong matatapos na rin ang cleaning ko sa bruhang babaeng to. Nasiyahan naman si Ma'am Honey sa ginawa kong cleaning ng kanyang ipin. Kahit na sa totoo lang ay may bad hygiene ito na nanunuot ang amoy. Okay naman ang cleaning mo. Ikaw na ang gusto kong mag-alaga sa ngipin ko. Lahat ng ipapagawa ko sa teeth ko, gusto kong ikaw ang gagawa. Naiintindihan mo? Utos sa akin ni Honey. Nagulat ako sa asta ni Honey. Tila ba alipin ako nito? Hindi naman ako nakapagsalita at natulala na lang. Nakita ko na lang si Honey na palabas na ng clinic. Anong sabi niya? Sabi ko sa sarili ko. Ikinuwento ko ang lahat ng to kay Rodrigo. May pasyente siya ng mga oras na yon habang nililinisan ko ng ipin si Honey. Ay, ang kapal ng fest niya? Anong akala niya? Pinagawa mo lang ang diploma mo sa rekto? Naku, naku, sa susunod, ako ang hahawak sa kanya nang masungalangal ko ang bibig ng hipon na yon. Gigil na sabi ni Rodrigo. Ay, ito masyado kang high blood? Sabi ko kay Rodrigo. Opo nga po, Ninong, at saka sabi niyo nga po, hindi ba, na ang taong madada parang latang walang laman? Walang dapat patunayan si Mami sa pasyente niyong yun. Katuwiran ng aking pinakagwapong anak na si Apollo. Tumingin ito sa akin at muling nagsalita. Hindi po ba, Mami? Bigla na lang sumulpot si Apollo kung saan habang kami ay nag-uusap. Oo naman anak, tama ka. Wala akong dapat patunayan kahit kanino. Wika ko. Nang dahil sa usapan namin yon, ay kumalma si Rodrigo. Ako naman ay tuwang-tuwa dahil kahit na 13 years old pa lang ang aking anak ay malawak na ang kanyang pangunawa. Dumaan ang mga araw at ang buong akala namin ay hindi na babalik si Honey. Pero nagkamali ako. Bumalik siya. At syempre, ako raw ang gusto niyang tumingin sa mga ngipin niya. Talaga atang sinusubukan ni Lord ang pasensya ko. Tuwing pupunta si Honey sa akin upang patignan ang kanyang braces, ay milya-milyang pasensya ang aking baon. Minsan, pinagsisisihan ko rin talaga ang mga desisyon ko sa buhay. Pero there's no turning back. Wala naman kasing rewind sa totoong buhay. Ma'am, okay na po tayo. Next month po ulit para makita natin kung nag-move na ang ipin nyo sa dapat nilang pwesto. Paliwanag ko kay Honey. Okay din, thank you. Mataray nitong sagot. Bumangon na ito mula sa dentist chair nang biglang kumatok si Anne. Ma'am Arlie, si Apollo po nasa labas. Putok po ang labi. Sumbong nito sa akin. Ha, ano? Hindi ko na inintindi si Ma'am Honey. Nitanggalin ang aking gown ay hindi ko na nagawa. Dumiretso na ako sa labas at pinuntahan ang aking anak. Tulad ng sumbong ni Anne, may putok nga sa labi ang aking anak. Nasaan yung first aid kit natin? Pakikuha please. Sabi ko kay Anne. Agad naman itong kinuha ni Anne. Anak, anong nangyari? Hindi ka makikipagsantukan kung hindi malalim ang dahilan. Mahinahon kong tanong. Mami, nakakainis kasi yung kaklase ko. Sinabihan ka kasi niya na malandi. Hindi ako makapagpigil. Kaya ayun, sinuntok ko. Gumante siya pero napuruhan ko naman siya. Pagmamalaki pa nito sa akin. Anak naman, talagang proud ka pa? Bahagya akong nainis dahil parang biro lang kay Apollo ang nangyari. Pero natawa na lang ako. Dahil hindi naman naaggrabyado ang aking anak. Apollo, sabi ko, sabay halukip-kip. Mami, alam ko naman pong mali yung ginawa ko kaso ang hindi ko po matanggap ay yung sabihan ka nila ng malandi. Sanay naman na po akong sabihan ng walang tatay. Ampon, putok sa buho,
Manhid na po ako sa mga ganun. Pero hindi po ako makakapayag na may sabihin po silang masama tungkol sa'yo. Hindi ka po nila kilala at hindi nila alam yung pinagdaanan mo, Mami, mabuhay lang ako. Wala silang alam tungkol sa atin. Kitang-kita ko sa mga mata ni Apollo ang galit. Wala akong nagawa kundi yakapin na lang si Apollo. Sorry anak, sorry. Sabi ko, tumutulo na rin ang aking mga luha. Kahit na maraming taon na ang lumipas, ay iba pa rin ang sakit na dala ng ganitong tagpo sa akin. Mami, hindi ka po dapat mag-sorry. Prinotektahan niyo lang ako kaya mas pinili niyong huwag makisama sa tatay ko. Sabi ni Apollo. Oo nga Arlie, tama si Apollo. Wala kang dapat ipag-sorry. Dahil kung hindi mo pinili ang daang to, I'm sure, 101 sure na wala ka sa kinilalagyan mo ngayon. Nagulat na lang ako dahil nasa likuran na pala namin si Rodrigo. Kabilin-bilinan ko pa naman kay Anne na huwag sasabihin kay Rodrigo ang nangyari. Dahil sigurado akong ihihinto niya ang kanyang ginagawa para kay Apollo. Bukod doon, kung ako ay kalmado lang, kabaliktaran ko si Rodrigo at baka sugurin pa nito ang batang sumuntok kay Apollo. Bukod sa akin, hindi makakapayag si Rodrigo na madihado o masaktan si Apollo. Handa itong ilabas ang kanyang pagkalalaki. Maipagtanggol lang ang aking anak. Nilapitan kami ni Rodrigo. Nakatitig lang ako sa aking kaibigan habang papalapit ito. Don't worry, tinapos ko muna ang extraction ko bago ako pumunta rito. Pinakancel ko na rin muna lahat ng appointments natin. Sambit nito. Kabisadong kabisado na ako ng aking kaibigan. Alam nitong hindi ko ipagpapalit ang aking anak sa kahit anong bagay. Hindi ko alam na nakamasid pala sa akin si Honey. Sa totoo lang ay wala akong pakialam kung anong isipin niya. Dahil personal ko naman tong buhay. Ngunit hindi lahat ng tao ay tulad kong mag-isip at naiintindihan ang aming sitwasyon. Nang dahil sa kanyang nakita ay nagsiyasat si Honey tungkol sa personal kong buhay. At syempre, naglipa na kahit saan ang mga marites. Kaya naman nalaman ni Honey ang tungkol sa anak kong si Apollo. Nagulat na lang ako dahil nung araw na check-up ni Honey, nagtanong ito ng personal tungkol sa akin. Doc Arlie, last time, bakit ang aga niyo nag-close? Tanong nito. Ah, nagkaroon kasi ng family emergency. Family-oriented po kasi ako, kaya po inuuna ko muna ang anak ko. Sagot ko, habang inihahanda ang mga gagamitin ko para sa kanyang check-up. Ah, I see. Actually, sinabi nga sa akin ng daddy kong dentist na may anak ka na, pero walang asawa. How sad naman nun, kawawa yung anak mo. Kasi lumaki siyang broken family nang dahil sa'yo. Sarkastiko nitong sabi. Dapat kasi inuuna mo ang pag-aaral, hindi ang kalandian. Hay, what a poor boy. Kaya siguro basag ulo ang anak mo at walang disiplina. I'm sure, walang mararating ang anak mo dahil wala siyang kinikilalang tatay at gumagabay sa kanya. Kilala ko ang dentistang tinutukoy ni Honey. Alam kong hindi sa ganong paraan nito sinabi ang tungkol kay Apollo. At alam ko rin, binigay niya lang ng maling konklusyon sa aking nakaraan. Pagkarinig na pagkarinig ko ng mga salitang yun, ay naputol ang mahaba kong pisi. Umiksi bigla ang pasensya ko at hindi ko na naisip ang mga salitang lumabas sa aking bibig. Inihinto ko ang paghahanda ng aking mga gamit at tumayo. Ma'am Honey, pwedeng umalis na kayo sa harapan ko? Pigil na pigil ang galit ko. Habang kaya ko pang pigilan ang sarili ko at bago ko makalimutang dentista ko. Hey, that's unprofessional. Sigaw nito sa akin. Okay, fine. Ayaw niyong umalis? Hinubad ko ang gown ko at itinapon sa sahig. Ako ang aalis. Magpalit ka ng goma mag-isa mo. Sabay walk out ko. Umalis akong umiiyak sa clinic. Durog na durog ang puso ko
sa mga sinabi ni Honey. Alam ko namang sa sarili ko nakasalanan ko ang lahat at hanggang ngayon ay pinagdurusahan ko ang mali kong desisyon. Pero hindi ba nila nakikita ang mga paghihirap ko? Hindi ba nila nakikita na nagsisikap ako? Puro na lang ba yung pagkakamali ko ang mapapansin? At nang dahil doon, iduduldol nila sa akin na parang wala na akong karapatang magbagong buhay. At ang masakit pa nito, idadamay nila yung batang walang kasalanan. Ni isa sa sinabi ni Honey ay walang tumugma sa ugali at asal ng aking anak. Nasasaktan ako dahil pati si Apollo ay hinuhusgahan nila ng ganun-ganun na lamang. Hindi ko na alam kung saan ako dinala ng aking mga paa sa kalalakad. Dire-diretso ako sa paglalakad. Wala akong pakialam kung may nabubunggo akong mga tao. Basta gusto ko lang maglakad ng maglakad. Hindi ko alam kung ilang minuto o umabot ba ng oras ang paglalakad ko. Hanggang sa napadpad ako sa dati kong eskwelahan noong college. Nagulat ako dahil kilala pa pala ako ng guard namin at pinapasok pa ako sa loob. Sabi ko na lang ay may kukunin akong record. Natawa na lang ako bigla dahil 14 years na ang nakalipas at ngayon ko pa naisipang kumuha ng records. Naglakad-lakad ako sa buong campus. Bumalik ang masaya at malungkot na alaala ko sa aking eskwelahan. Hanggang sa nakarating ako sa gymnasium, umakit ako sa bleacher namin at naupo sa paborito kong pwesto. Natatawa ko dahil biglang nag-flashback ang lahat ng alaala ko noong nag-aaral pa ako. Nagbago man ang pintura nito, nagkaroon man ng mas matinong hagdan, ito pa rin ang favorite spot ko. Nakangiti kong sabi. Habang nililibot ko ang aking mga mata sa paligid, ay bigla akong nanlamig nang nakita ko ang isang lalaking nakaupo sa bench ng mga players. Kinusot ko ang mga mata ko. Baka namamalikmata lang ako ng oras na yun. Pero hindi. Malinaw na malinaw ang aking nakikita. Kahit anong kusot ng aking mata, ay yun at yun pa rin ang aking nakikita. May nag-training noon ng basketball. Akala ko ay kahuwig lang nito ang taong yun. Ngunit hindi. Siya talaga ang aking nakikita. Hinihiling ko na mali ako ng akala. Pero wala. Siya talaga ang taong yun. Hindi. Hindi pwede to. Hindi kami pwedeng magkita. Hindi pa ako handa. Sabi ko at saka umalis. Dali-dali akong bumaba ng bleachers at balak ko nang umalis ng university nang biglang may tumawag sa akin. Si Rodrigo. Arlie, ano okay ka na? Tanong nito sa akin sa kabilang linya. Hindi ako umimik at humihikbi lang ako. Tara na, umuwi ka na. Hinihintay ka na ni Apollo. Sabi nito sa akin. Binaba ko ang tawag nang walang kahit anong sinasabi. Umuwi na rin ako dahil bukod sa nakaramdam ako ng pagod at gutom ay ayokong magkita kami ng taong yun. Pagka-uwi ko sa bahay ay nandoon si Rodrigo. May mga pagkaing nakahanda sa mesa at katuwang nito ang aking anak sa paghahanda ng mesa. Mami, tawag sa akin ng aking anak at nilapitan ako upang hagkan ako sa aking pisngi. Tara na po, Mami. Marami kaming niluto ni Ninong na favorite mo. Bumaling ako ng tingin kay Rodrigo. Salamat, Rodrigo. Sabi ko sa aking matalik na kaibigan. Ngumiti lang to sa akin at kumain na kami. Habang kumakain kaming tatlo, ay biglang nawala ang bigat na nararamdaman ko kanina. Para bang nasa tama na ang lahat. Lalo na habang nakikita ko ang pagtawa ng aking anak. Natapos na kaming kumain at nagpresinta na ang aking anak na siya na ang magliligpit ng aming pinagkainan. Inaya naman ako ni Rodrigo sa sala. Nagtimpla rin ito ng kape. Dala-dala ang dalawang tasa. Isang kulay black na mug
para sa akin at isang Hello Kitty na mug para naman sa kanya. Ano, Solve? Busog? Tanong sa akin ni Rodrigo pagkaupo namin sa sofa. Humigop muna ako ng kape bago sumagot. Oo, salamat na Rodrigo. Ano ka ba? Wala naman akong ginawa. Alam ko kasing tanging pagkain lang ang makakapagpaligaya sa'yo sa oras ng kalungkutan. At saka, what our friends are for? Sagot nito sa akin. Nakakainis kasi. Ako tong nagsabi na habaan ng pasensya dahil customer si Miss Honey. Pero ako pa tong gumawa ng iskandalo. Hindi ako nakapagpigil, Rodrigo. Hindi ko nakontrol ang emosyon ko. Nakakahiya. Naluluha na naman ako dahil sa nangyari. Arlie, alam mo, para sa akin, tama lang ang ginawa mo. Na nag-walk out ka kanina at iniwan siya. Aba, masyadong matalim ang dila ng babaeng yun, no? Napahigop tuloy ng kape si Rodrigo kahit na hindi pa nito iniihi pa ng kape nang dahil sa sobrang inis. Dahil kung ako ang nakarinig ng mga salitang yon, handa kong sungalngalin ang lalamunan ng babaeng yun nang madala. Hindi kanya kilala. Hindi niya alam ang pinagdaanan mo, kaya wala siyang karapatan na i-judge ka. Ngumiti lang ako. Alam kong pinapagaan ni Rodrigo ang aking pakiramdam at kaya niyang gawin ang kanyang mga sinasabi. Maipagtanggol lang kaming mag-ina. Gumaan naman ang aking pakiramdam kahit kaunti. Subalit hindi ko magawang ngumiti ng tunay. Dahil siguro, totoo ang sinabi ni Honey. Paano kaya kung hindi ko pinili ang desisyon na yun at pinagpilitan ko ang sarili ko kay Franz? Siguro, hindi titiisin ni Apollo ang lahat ng sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. At may buo siguro kaming pamilya. Rodrigo, mali siguro ang naging desisyon ko. Ano sa tingin mo? Bigla kong tanong. Ang alin? Ang hindi ipagpilitan ng sarili mo sa lalaking yun? Balik na tanong ni Rodrigo. Hindi naman sa ganon. Paano kung hiniling ko na panagutan niya ako? Ano sa tingin mo ang mangyayari? Magiging okay siguro ang lahat at hindi magiging ganito. Sabi ko. Arlie, ano to? Nabubuhay ba tayo sa fairy tale? Gumising ka nga. Ito real talk lang. Kung sinabi mo sa friends na yun na panagutan ka, saan ka pupulutin sa tingin mo? Nisabihin na magkarelasyon kayo, hindi niya magawa. Yan pang may anak kayo. Arlie ha, pinagbigyan na kita sa pakikipag-eme mo kay friends noon. Pero yung makita kang ipagsiksikan ng inaanak ko ang sarili niya sa lalaking yun? No. Ano, para kayong namamalimos ng atensyon? Ay, hindi ako makakapayag. Hindi deserve ng inaanak ko ang mamalimos ng atensyon. Halata sa mukha ni Rodrigo ang gigil at namumula rin ito sa galit. Itatak mo yan sa isipan mo, Arlie. Tama ang ginawa mo. Tumayo ka sa sarili mong mga paa. Hindi ka Disney princess na babalikan ng Prince Charming para gisingin. Walang ganun. Dagdag pa nito. Bago pa mas lumalim ang usapan, ay sinabi ko na ang pinakadahilan kung bakit ko biglang tinanong ang mga bagay na yon. Nakita ko siya kanina sa university. Nasa bench. Nasa bleachers naman ako. Bigla kong sabi. Natahimik si Rodrigo. Naging tahimik ang buong paligid ng oras na yun. At biglang hinigop ng diretsyo ni Rodrigo ang kanyang kape. Bigla ko naalala, may gagawin pa pala ako. Sabi nito at tumayo. Arlie, nandito lang ako sa tabi mo palagi. Tandaan mo yan. Sabi nito sa akin at biglang umalis. Nagulat ako sa sinabi ni Rodrigo. Bigla na lang itong nagboses lalaki na tila nasasaktan. Pero binaliwala ko na lang yun. Inisip ko na baka nagkakamali lang ako sa aking narinig. At kaya siya umalis ay para hindi na marinig ang drama ko sa buhay. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko ng oras na yun. Matagal ko nang hindi iniisip ang mga pangyayaring yun. Ngunit nang makita ko si Franz, ay tila nanumbalik ang lahat. Hindi ko masabing kami ni Franz ng panahong yun.
Pero hindi ko rin masasabing wala kaming relasyon. Mutual understanding na hindi. Magulo, hindi ba? Noong college kami, crush ko na talaga si Franz. Isa ko sa mga babaeng parang hihimatayin pag nag-hi siya sa akin o kaya nakausap ng isang segundo. Pero hindi ko magawang maging fangirl ng todo dahil nahihiya ako. Ngunit isang beses ay naging magka-partner kami sa isang activity sa isang minor subject. Nakuha ko ang number niya dahil tumagal rin ang pagiging mag-partner namin na yon ng isang SEM. Yun na ata ang pinakamasayang SEM sa buong pag-aaral ko. At kahit minor subject lang yun, ay talagang pinaghuhusayan ko. Hanggang sa hindi lang tungkol sa minor subject na yun ang pinag-uusapan namin. Lahat ng to ay reported kay Rodrigo. Detalyado at walang mintes. Sa kanya ko kinukwento ang mga pag-uusap namin at nakakakilig na bagay na ginagawa sa akin ni Franz noon. O Arlie, ikaw ha? Ano na bang real score niyon dalawa? Nang mga panahon ding yon ay kilig na kilig para sa akin si Rodrigo. Hindi ko alam. Wala pa naman nagsasabi sa amin ng I love you. At syempre, ayoko namang ako ang unang magsabi noon. Sabi ko kay Rodrigo, hanggang sa mas lumalim ang pag-uusap naming dalawa ni Franz. Hindi lang kami nag-uusap, kung hindi nagkikita na rin kami ng patago. Gustong gusto kong ikuwento ito kay Rodrigo, pero ayaw itong ipaalam ni Franz kahit kanino. Sorry, late ako. Andami kasing tanong ni Rodrigo. Paliwanag ko kay Franz. Nasa sasakyan kami ni Franz. Doon kami madalas magstay tuwing kami ay magkikita. Mag-drive-thru kami at mag-park kung saan. Kakain sa loob ng sasakyan at syempre maglalambingan. Bakit ba kasi? Buntot ng buntot sa'yo ang baklang yun. Sita sa akin ni Franz. Huwag ka namang magalit kay Rodrigo. Panglalaki man ang pangalan at katawan niya. Pero pusong babae yun. At saka, sinabi ko naman sa'yo na best friend ko siya mula kinder. Kaya malapit talaga siya sa akin. At mula noon, alam namin na sisters kami forever. Paliwanag ko. Ayaw talaga ni Franz sa mga katulad ni Rodrigo. Naiinis siya tuwing magkukwento ako tungkol sa aking kaibigan. Pero kahit ganun, ay iniintindi ko na lang si Franz. Mahal ko si Franz. Kahit na noong panahong yon, ay hindi ko pa alam ang ibig sabihin ng salitang mahal. Naging mapusok na rin kami habang tumatagal. Hindi lang lambingan ang ginagawa namin sa loob ng sasakyan. Napapainit na rin namin ang katawan ng isa't isa. Naging loveness na rin namin ang kanyang sasakyan. Noong una, ay natatakot ako. Takot na takot dahil siya ang unang lalaking nakakuha ng aking puri. Pero dahil nga mahal ko siya, ay binigay ko ang lahat. Kahit na walang salitang I love you akong naririnig sa kanya, ni hindi ko nga alam kung kami ba o hindi. Basta ang alam ko, masaya ko tuwing kasama ko siya. Hanggang sa madalas na niya akong ayain sa kanyang sasakyan. Tuwing kakatapos ng kanilang practice o hindi kaya kung kailan lang niya magustuhan. At para mapagbigyan siya, kahit magkating class ako noon, ay nagagawa ko na. Nagagalit kasi sa Franz tuwing hindi ko siya pinagbibigyan at ayaw kong nangyayari yun. Kaya ginagawa ko ang lahat kahit na alam ko sa sarili kong mali na ang mga nangyayari. Hindi naman ito binaliwala ni Rodrigo. Napapansin niya rin kasi ang palagi kong pagliban sa klase at hindi ko na rin siya madalas masamahan sa mga break time namin. Palagi akong nasa gym, nasa bleacher at tinatanaw si Franz mula sa malayo. Hey, nandito ka na naman pala? Sabi sa akin ni Rodrigo. Kanina pa kita hinahanap? Hindi ka na naman pumasok sa subject natin. Konti na lang idadrop ka na ni ma'am. Pananakot sa akin ni Rodrigo. Promise, next meeting papasok na ako. Maikli kong sabi. Dahil baka mahalata kami ni Franz na magkausap.
Nakakatawa pa ang pwesto naming dalawa. Dahil nasa likuran ko, si Rodrigo. Nakakap pa ito para hindi siya makilala ni Franz. At mahalaga na kami ay nagkausap. Ganito ka-supportive si Rodrigo sa akin. Alam nitong ayaw sa kanya ni Franz. Ngunit hindi ito hadlang sa pagkakaibigan naming dalawa. Kaya gumagawa ito ng paraan para makausap ako sa school. Kahit sa ganitong paraan. Good. Ano kamusta na Arlie? Sa totoo lang, ang laki na ng pinagbago mo. Pati ng itsura mo. Ang dry na promise. Bigla akong napatingin sa aking balat. Alam mo namang, hindi ako mahilig mag-lotion. Kaya dry ang skin ko. Sagot ko. Sira, hindi dry skin ang ibig kong sabihin. Tuyot ka na. Yung ang tanda mong tignan ganun. Ano ba kasing ginagawa mo sa buhay mo? Tanong sa akin ni Rodrigo. Alam kong may hinala na si Rodrigo kung bakit ganito ang aking itsura. Hindi lang nito masabi ng diretso sa akin. Ha? Wala. Tulad pa rin ng dati, school, bahay. May nadagdag nga lang na Franz. Sagot ko. Ay, Franz, Franz. Alam mo, okay lang naman kasing maging kayo. Wala namang problema dun. Sino ba naman ako para pigilan ka sa kaligayahan mo? Pero yung totoo, wala pa rin bang kayo? Diretsyong tanong sa akin ni Rodrigo. Hindi ako makasagot dahil hindi ko rin alam ang aking isasagot. At isa pa ha, bakit parang hindi ka man lang kilala ng mga ka-team niyang friends na yan? Ano tinatago niya na eme-eme kayo? Arlie, parang hindi ko na nagugustuhan yung ginagawa mo sa buhay mo. Dagdag pa nito. Ano ka ba? Kilala ko yung mga ka-team niya. Sagot ko. Malamang sikat yung mga yan. Ang gusto kong malaman kung alam ba nila yung tungkol sa inyo. Kung ikaw ba ay kilala niya. Para kasing tinatago ka niya sa ginagawa niya. Ano kinakahiya ka niya ganun? Para akong kinurot sa mga sinabi ni Rodrigo. Hindi ah. Ikaw talaga. Sabi ko. Marami pa sa aking sinabi si Rodrigo. Na talagang nakapagparealize sa akin na hindi ako tinuturing na kasintahan ni Franz. Sinabi niya na kung talagang gusto ko ni Franz ay bakit hindi ito manligaw ng formal, ihahatid ako sa bahay. Hindi yung hanggang kanto lang. Bakit hindi kami mag-date ng normal? Hindi sa sasakyan lang kami palaging nagkikita. At higit sa lahat, bakit hindi niya magawang sabayan ako sa paglalakad sa university grounds? Palagi akong nasa likuran niya at nakatanaw mula sa malayo. Lahat ng yun ay ginigising na ako sa katotohanan. Pero dahil mahal ko si Franz, hindi ko yun ininda. At sinabi kong gusto lang ni Franz na maging private kami upang protektahan ako. Low-key kumbaga. Pero sa totoo lang, tinatanong ko rin yan sa sarili ko. Hanggang kailan kami ganito? Sinubukan kong itanong lahat ng yun kay Franz, pero hindi niya rin ako sinagot ng diretso. Masaya ka naman kung anong meron tayo, hindi ba? Nag-e-enjoy ka naman. Napapaligaya naman natin ang isa't isa. Oo naman, masaya ko na napapasaya kita. Sagot ko. Yun ang mahalaga. Nakangiti niyang sabi sa akin. Naniniwala ako sa mga mabubulaklak na salita ni Franz. Nakontento ako sa pagtanaw sa kanya mula sa malayo at paggamit sa katawan ko kahit nahihirapan na ako. Hindi ko na alam ang pagkakaiba ng saya at lungkot dahil sa nangyayari. Ang buong akala ko, ito ang pakiramdam ng magmamahal. Ganito ang magmamahal. Tiniis ko lahat para sa akala kong pagmamahal sa akin ni Franz. Pero kahit na ganun, palagi ko pa rin sinasabi kay Rodrigo na ayos lang ako. Masaya ako at masaya kami. Pero sabi nga nila, may hangganan ang lahat. Napansin ko na ang malaking pagbabago sa aking sarili. May mga bagay akong kinatatamaran at madalas ang aking pagiging iyakin. Iniintindi ako ni Rodrigo. Pero si Franz ay hindi. Ano na naman ba yung pinag-iinarte mo? Habang tumatagal, nagiging demanding ka na. At saka, patay gutom ka ba? Ang dami mong request.
Bulliyaw sa akin ni Franz. Hindi naman, pero kasi. Konting sigaw lang ay umiiyak na ako kaagad. Dati-rati naman ay hindi at napipigilan ko ang pagpatak ng aking mga luha. Pero ngayon, hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Nakita kong sobra ang pagkadismaya ni Franz sa aking mga kilos, kaya inayos ko ang sarili ko at sinabing baka magkakaroon lang ako ng dalaw. Pinilit ko ang sarili kong maging okay. Nahimasmasan naman si Franz at tuloy ang aming lambingan. Mahal ko eh, kaya nagtiis ako. Akala ko makakaya kong magtiis. Akala ko walang katapusan ang pag-intindi ko kay Franz. Pero nang nakita ko si Rodrigo habang naglalakad pa uwi sa kanila, ay hinabol ko si Rodrigo at niyakap habang ito ay nakatalikod. Rodrigo, humahagulgol kong sabi. Nagulat si Rodrigo. Inaya niya muna ako sa paborito kong fast food chain upang ako ay mahimasmasan bago umuwi at syempre kumain. Iyak lang ako ng iyak. Wala akong pakialam sa mga nakakakita sa amin. At ganun din si Rodrigo. Hinayaan niya lang akong ibuhos ang emosyon ko ng oras na yun. Nagsimula na rin akong magpahayag ng aking mga hinaing kay Franz. Dumating na ang order namin. Kumakain na ako. Pero umalis muna sandali si Rodrigo. Pagbalik ni Rodrigo, ay laking gulat ko nang may inabot siya sa akin. O pumunta ka ng CR. Alam mong gamitin yan. Sabi nito sa akin. Nakatitig lang ako kay Rodrigo. Kinuha nito ang kanyang pamaypay na kulay pink at nagpaypay. Malamig sa pwesto namin. Pero kita kong namamawis sa Rodrigo. Huwag mo kong titigan dyan. Ano, nagtitigan lang kayo sa kotse? Huwag nga ako, Arlie. Sige na, gamitin mo na yan. Utos nito sa akin. Doon ko nalaman, nabuntis ako. Nang nakita ko ang dalawang guhit, ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Lumabas ako sa banyong umiiyak habang hawak ang pregnancy test. Arlie, nanay ka na. Yun lang ang nasabi sa akin ni Rodrigo. Matapos kong maalala ang lahat ng yun, nakita ko na lang ang sarili ko na umiiyak. Hindi dahil sa pagsisisi na itinuloy ko ang pagbubuntis ko. Kung hindi masaya ko, na nagkaroon ng direksyon ang aking buhay, kahit na mahirap. Nasa harapan ko noon si Apollo at may dala itong tissue. Mami, ito po. Sabay abot ng tissue. Sinabi po sa akin ni Ninong ang mga nangyari. Alam ko pong bata pa ako para makisawsaw sa problema ng matatanda. Pero gusto ko lang po na ipaalam sa inyo na hindi ko po kayo sinisisi na kayo ang naging mami ko. At wala po akong pipiliin na ibang maging mami kung hindi kayo. Matapos sabihin ng mga salitang yun, ay umalis si Apollo upang bigyan ako ng oras na makapag-isip. Ang laki na ng anak ko, sabi ko sa sarili ko. Hindi ako dapat magpatalo sa nakaraan. Iiyak ako ngayon. Pero bukas, tuloy ang laban. Ayos lang na maging mahina paminsan-minsan. Tao lang tayo. Nakakapagod lumaban araw-araw. Swerte lang siguro ako dahil matibay ang support system ko at lumalaking mature ang anak kong si Apollo. Matapos ang lahat, ay diretso ang buhay. Sa klinik, nalaman ko na lang kay Ann na gustong lumipat ni Honey ng ibang dentista. Nag-request kasi ito ng recommendation letter. Hindi ko naman ito ipinagkait at humingi rin ako ng paumanhin sa nangyari. Wala na akong pakialam kung tatanggapin niya ang peace offering ko o hindi. Basta ang mahalaga sa akin, ginawa ko ang parte ko. Akala ko, magiging payapa na muli ang buhay ko. Pero isa na namang pasyente ang hindi ko inaasahan. Ma'am Arlie, may walk-in po na patient. May available na slot raw po ba? Tanong sa akin ni Ann. Loaded ako ng araw na yon, kaya tinanggihan ko. Wala rin noon si Rodrigo, kaya masyado talagang busy ng araw na yon. Madilim na
nang natapos ako sa aking last patient. Pagkalabas na pagkalabas ng pasyente kong yun ay napasigaw pa ako dahil sa wakas ay makakapagpahinga na rin ako. Ay, sa wakas, sabi ko sabay unat. Papunta na ako sa pwesto ni Anna para sabihin magsasara na kami. Pero laking gulat ko sa aking nakita. Friends, usal ko. Mabuti na lang at hindi nakatingin si Franz sa direksyon kung nasaan ako. Napaatras ako bigla, nang hina ang mga tuhod at nanlamig. Bakit ngayon pa talaga? Kung kailan wala si Rodrigo? Sabi ko. Huminga ako ng malalim at nag-isip. Pero hindi. Laban lang. 14 years na ang nakalipas. Kaya ko to. Inayos ko ang aking sarili. Kinalma at humugot ako ng maraming lakas ng loob. Lumabas ako at normal na pinuntahan si Anne. Kunwaring hindi ko nakita si Franz. Anne, tara magsara. Nahinto ako ng pagsasalita dahil biglang lumapit si Franz. Arlie, tawag nito sa akin. Kunwaring nagulat pa ako. Ma'am, siya po yung walk-in. Agad na paliwanag ni Anne. Hindi ba sinabi ko sa'yo na hindi mo na tayo tatanggap? Nakakahiya kay sir, sabi ko. Arlie, wala siyang kasalanan. Ako yung nagpumilit na magstay. Mahinahon nitong sabi. Okay po. Yun lang ang sinabi ko. Pwede ba akong magpa-check ng ipin? Namamagana kasi, sabi nito. Tinignan ko ang pisngi ni Franz. Tunay naman na namamaga ito. Wala na akong nagawa kung hindi tignan siya. Habang kasalukuyan kong tinitignan ang maganyang ipin, sa ilalim ng dilaw na ilaw, pilit kong tinatatak sa isipan ko na dapat akong maging kalmado at propesyonal. Matapos tignan, ay niresetahan ko siya ng gamot upang humupa ang maga. Sinabi ko ring bumalik siya matapos ng isang linggo para muli kong tignan kung humupa na ang pamamaga. Habang sinasabi ko ang mga ito, ay titig na titig sa akin si Franz. May problema po ba? Tinignan ko ang papel na aking hawak kung saan nakalagay ang mga detalye ni Franz. Kunwaring sinisiguro kong tama ang mababanggit kong pangalan. Sir Franz? Oh, wala naman. Sabi nito, waring nagtataka kung bakit parang hindi ko siya kilala. Marami pang naging pasakalya sa Franz bago ito umalis. Ramdam ko na gusto niyang gumawa ng mahabang conversation at mamalagi pa sa klinik. Subalit may limitasyon ang aking pagpapanggap. Naninikip na ang aking dibdib habang tumatagal na nakikita ko si Franz. Para akong sinasakal ng galit na nararamdaman ko. Kaya tinapos ko na ang usapan namin at sinabing kami ay magsasara na. Mr. Franz, maybe next time mapag-uusapan natin ang mga pwedeng gawing enhancements sa teeth mo. But for now, closing hours na po namin. Pasensya na po, nakangiti kong sabi. Okay, wika nito. Halatang nalungkot si Franz, pero hindi ako dapat maging marupok. Paalis na si Franz nang biglang pumasok ang aking anak. Mommy! Bati nito. Apollo! Sagot ko. Kasunod nito si Rodrigo. Arlie, pasi... Agad na nakita ni Apollo si Franz. Nagkatitigan sila ng ilang segundo at tinignan naman ako ni Rodrigo. Magsasara na kami ni Anne. Humabol lang si Sir Franz. Namamaga na rin kasi ang bagang niya, so siningit ko na. Nakangiti kong sabi na parang normal na pasyente lang si Franz. Okay. Bumaling si Rodrigo kay Franz. Good evening po, sir. Patay mali siya nitong sabi. Good evening po. Bati naman ang aking anak. Tila pinagbiyak na bunga ang dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Franz nang makita si Apollo. Siguro ay nakita niya ang kanyang sarili noong siya ay bata pa. Hindi ko naman ikakailang magkamukha sila.
dahil syempre, mag-ama sila. Good evening. Bati rin ni Franz. Alam ko sa sarili ko na biglang dumagsa ang katanungan sa isipan ni Franz nang makita si Apollo. Ngunit hindi pa ito ang oras para pag-usapan yun. Dahil sa totoo lang, hindi pa handa si Apollo. O ako ang hindi pa handa. Umalis na rin si Franz kinalaunan. Pagkasarang pagkasara nito ng pinto, ay napakapit ako sa table ni Anne. Ma'am, tarantang sabi ni Anne, agad naman akong nilapitan ni na Rodrigo at Apollo. Rodrigo, sabi ko kay Rodrigo, nakuha naman kaagad ni Rodrigo ang nais kong ipahiwatig at sinabihan sina Apollo at Anne na i-check at ayusin ang mga gamit sa loob. Pumasok na ang dalawa. Inalalayan naman ako ni Rodrigo sa sofa ng aming receiving area. Okay ka lang? Ay ano ba Rodrigo? Malamang hindi siya okay. Buliyaw nito sa kanyang sarili. Okay lang ako. Don't you worry. Ganun pa man ay mahigpit ang hawak ko sa pulsuhan ni Rodrigo. Nanginginig din ang aking mga binti. Anong okay ka dyan? Sige, higpitan mo lang ang hawak mo sa akin. Kung gusto mong umiyak, go lang. Huwag mong kimkimin. Let it go. Let it go. Sabi nito sa akin na tilang kumakantang parang si Elsa sa Frozen. Nagsimula nang tumulo ang luha ko. Hindi ko magawan tumawa sa biro ni Rodrigo. Gusto kong magmura. Gusto kong i-rewind ang mga nangyari. Gusto ko siyang sabihan ng mga masasakit na salita. Gusto kong makita siyang magdusa at magmakaawa. Pero huli na ang lahat. Pinalagpas ko ang pagkakataong yun. Bakit kasi ngayon ko lang naisip na pwede at may karapatan akong gawin yun? Umiiyak kong sabi. You did the right thing. Huwag kang magalit sa sarili mo. Dahil hindi mo napamukha sa kanya ang mga bagay na pinagkait niya sa'yo. I'm so proud of you, sabi ni Rodrigo. Lalo akong lumuha. Talaga? Humihikbi kong sabi. Tumangulang ito at niyakap ako. Sa yakap na yon ay naging panatag ang loob ko. Nakaramdam ako ng katahimikan na parang gusto kong matulog sa mga bisig ni Rodrigo. Yung ingay ng utak ko, yung naghuhumiyaw na sigaw ng galit na kinikimkim ko ay parang naging hampas ng alon na kaysarap pakinggan. Mommy, narinig ko na lang ang boses ng aking anak. Bumaling ako ng tingin sa kanya. Kitang-kita ko ang namumulan nitong ilong at mga mata. Panay din ang tulo ng luha nito. Ngunit pinapahid niya agad ito. Sa isang iglap, tila nadurog ang puso ko nang makitang umiiyak ang aking anak. Kaya naman kumalas ako sa yakap ni Rodrigo. Pinaupo si Apollo sa aking tabi at pinasandal sa aking balikat. Hindi na kita pwedeng ihag kasi binata ka na. Alam na alam kong kakalas ka agad. Wika ko. Napatawa naman agad ang aking anak. Mommy, I love you. Sabi nito na may basag na boses. Mommy, okay lang po ako. Hindi ko siya kailangan, Mommy. Kaya huwag niyo pong pilitin ang sarili niyo. Kaya ko po to, Mommy. Dagdag pa nito. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Apollo na ang lalaking pasyente ko kanina ay ang kanyang ama. Pero kailangan kong iparamdam na kakampi niya ako. Hindi lang ikaw ang nasa laban na to, anak. Kasama mo si Mommy. Sabi ko naman at hinimas ang bunbunan ng aking anak. Aba syempre, kasama rin ang pretty ninong dyan. Sabat naman ni Rodrigo at nagtawanan na lang kami. Alam kong ito na ang simula ng pinakakinakatakutan kong araw. Ang magkita sila ni Apollo. Pero kahit na ganun at dahil na rin sa sinabi ng aking anak, daig ko pa ang naging top-notcher sa board exam at nanalo sa loto. Dahil ngayon, alam kong kahit mahirap,
Handa nang harapin ng aking anak ang kanyang ama. Kaya dapat ko ring ihanda ang aking sarili. Dahil alam kong sa akin lang din kumukuha ng lakas si Apollo. Simula ng araw na yon, ay palagi kong pinagdarasal sa Diyos na bigyan si Apollo ng lakas at huwag magpalamon sa galit. Ako na lang ang magdadala ng galit at hinanakit dahil ayaw kong maramdaman ni Apollo ang galit na daladala ko hanggang ngayon. Subalit wala akong kaalam-alam na magkadugtong pala ang lahat ng nangyayaring nitong mga nakaraan. Alam kong hindi pa yon ang una't huling pagkikita namin ni Franz, kaya araw-araw kong sinasabi sa sarili ko na ibang Arlie na ang makakaharap ni Franz. Matagal nang wala sa mundo ang Arlie na kilala niya. Isang hapon, mapayapa ang takbo ng klinik. Maraming pasyente, ngunit kaya naman naming asikasuhin na Rodrigo. Hanggang sa isang dating pasyente ang bumalik at may kasama pa itong hindi ko inaasahan. "Ma'am, may gusto raw po sa inyong kumausap," sabi sa akin ni Anne. Tapos na ako sa nakasalang kong pasyente at wala pa ang nakaschedule na kasunod nito. "Sino raw?" tanong ko habang kasalukuyan kong inaayos ang aking mga gamit. "Si Miss Honey po, at kasama niya rin po yung walk-in natin noong nakaraan. Yung Sir Franz po ba yun?" ani ni Anne. Okay. Sige, lalabas ako. Sandali lang." Paglabas ni Anne ay siya namang paglapag ko ng hawak kong mga gamit at napahawak ako sa aking noo. "Wow, tandem pa sila." Natatawa kong sabi. Akala ko ay handa na ako muling makita si Franz dahil araw-araw kong sinasabi sa sarili ko na dapat kong kayanin ang lahat ng ito para kay Apollo. Pero nagkamali ako dahil higit pa pala sa aking inaasahan ang aking malalaman. Lumabas ako ng buo ang loob. Binilinan ko rin si Anne na huwag munang banggitin ang tungkol dito kay Rodrigo at huwag na huwag papalabasin. "Yes po," magiliw kong sabi. "Hi," bati ni Franz na wari ko ay nataranta rin noong ako ay makita. Tumitig lang ako sa dalawa. Salit-salitan ko silang tinitignan. "We personally came para sana humingi ng pasensya," panimula ni Franz. "Honey, my girlfriend said rude things to you last time." "Ah, yun po ba, sir? Wala na po sa akin yun." Pagpapatay mali siya ko at nakuha ko pang ngumiti. Pero sa isipan ko ay nagngingit-ngit pa rin ako sa galit sa babaeng to. "Pero sa akin, hindi okay yun. Kaya pumunta kami para mag-sorry." Nakita akong tinapik ni Franz ang balikat ng kasintahan. Sorry, sabi ni Honey. Ramdam ko namang hindi sensiro ang paghingi ng tawad ni Honey. Pero para hindi na humaba ang usapan, ay pinatawad ko na ito. Gusto ko na silang umalis. Mahaba pa ang tatakbuhin ng araw ko. At ayaw kong maapektuhan ang mood ko nang dahil lang sa kanilang dalawa. Paalis na sana ang dalawa, ngunit biglang pinauna ni Franz si Honey. Bigla akong nagpamulsa at hinawakan ng sobrang higpit ang aking panyo na nakalagay dito. "Yes po?" tanong ko. "Arlie, pwede ba tayo mag-usap?" sabi ni Franz. "Nag-uusap naman na po tayo, sir." Pilosopo kong sabi. Mukhang hindi na makatiis si Franz at diretso nang sinabi sa akin kung sino siya. "Arlie, please, stop whatever you are doing. Alam natin dalawa ang connection nating dalawa." Pilit akong pinapaamin ni Franz. Hindi ko na alam kung anong isasagot ko. Mabuti na lang may pumasok sa clinic at iniligtas ako kay Franz. "Mommy," tawag ni Apollo. Bumaling si Franz at muli silang nagkita ng kanyang anak. Bumaling muli sa akin si Franz at walang prenong nagtanong.
siya ba ang anak natin? Pakiramdam ko ay tumatagos na ang mga kuko ko sa panyong hawak ko dahil sa sobrang higpit ng hawak ko dito. Namamawis na rin ang aking mga kamay at ramdam ko na anumang oras ay mawawalan ako ng malay. Opo, diretsong sagot ni Apollo. Nakita ko ang biglang pamumutla ni Franz. Marahan itong lumingon sa kanyang anak. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba o talagang naluluha si Franz. Lumapit ito kay Apollo. Ngunit ng isang hakbang na lang, ang distansya nila sa isa't isa ay biglang nagsalita ang aking anak. Biological father ko lang po kayo. Hanggang doon na lang po siguro yun. Wika ni Apollo nang walang kahit anong emosyon na makikita sa kanyang muka. Lumalim bigla ang aking paghinga. Parang sasabog ang puso ko sa kaba. Naririnig ko din ang tibok nito na tila nakakabingi sa lakas. Lumakad naman si Apollo palapit sa akin at nilagpasan ang kanyang ama. Nang makalapit na ito sa akin ay inaya na niya ako sa loob. Naiwang mag-isa si Franz sa kanyang kinatatayuan. Nang nasa loob na kami ay agad akong pinaupo at kinuha ng tubig ng aking anak. Anak, salamat. Ang tapang mo dun. Hindi ko akalaing nasabi mo yun. Pero anak, kahit anong gawin natin, tatay mo pa rin siya at kailangan mong igalang. Sabi ko matapos kong mahimasmasan. Naupo na sa tabi ko ang aking anak. Alam ko naman po yun, mami. Pero yun naman po kasi ang totoo. Para sa akin, hanggang doon na lang siya sa buhay ko. Hindi ko alam kung saan hinuhugot ni Apollo ang kanyang mga sinasabi. Alam kong may tinatago ang aking anak. Ayaw ko siyang piliting sabihin kung ano man yun. Pero sana humupa ang galit niya para mabuhay siya ng walang daladalang kahit anong hinanakit sa kanyang puso. Pinasandal ko na lang siya ulit sa aking balikat upang humupa ang tensyon na kanyang nararamdaman. Alam kong mali ang inasal ni Apollo, pero hindi ko siya masisisi. Ilang taon na siya nang bigla na lang lumitaw si Franz. Alam din ni Apollo ang ginawa kong desisyon para sa aming mag-ina. Alam kong nung una niya yung malaman ay sumama ang loob niya sa akin. Alam kong naging selfish ako at hindi ko binigyan ng pagkakataon si Franz na magpakatatay sa aking anak. Pero anong gagawin ko kung naunahan ako ng takot na baka mamalimos din ang aking anak ng atensyon tulad ng ginawa ko noon? Isang malaking palaisipan sa akin noon kung bakit isang araw ay naintindihan na lang bigla ni Apollo ang lahat. Ngunit dahil sa mga nangyayari, ay unti-unti kong nalaman ang lahat. Ang isang beses sa isang buwan na pagpunta ni Franz ay naging isang beses sa isang linggo. Ngunit imbes na si Apollo ang kanyang hanapin, ay ako ang palagi nitong hinahanap. Sinabihan ko na rin si Anne sa gagawin tuwing darating si Franz. Dahil habang tumatagal, ay nagiging abala na siya para sa akin. Gusto ko na lang sanang hayaan si Franz hanggang siya ay manawa. Total naman ay nasasanay na ako sa presensya niya at nagagawa ko na siyang baliwalain. Ngunit pangit tignan, lalo na at karelasyon niya si Honey. Isang araw, muli nagkita ang mag-ama. Tulad ko ay binabaliwala lang din siya ni Apollo at Rodrigo. Ngunit isang desisyon ang ginawa ni Apollo na aking kinagulat. Mommy, papayagan niyo po ba akong kausapin siya? Ang tinutukoy ni Apollo ay si Franz. Hindi nito binanggit ang salitang daddy, papa o kaya tatay mula noong bata pa siya. At lalo na noong malaman niya ang nangyari sa pagitan naming dalawa. Para raw may bumabara sa kanyang lalamunan tuwing susubukan niyang sabihin ang salitang yun. Hindi ko naman pwedeng pilitin si Apollo. Oo naman, walang problema. Kaya mo bang mag-isa o sasamahan ka ni Mami? Tanong ko.
Gusto ko pong nasa malapit lang kayo ni Ninong. Parang sa may pagitan lang na dalawang table ganun. Yung makikita ko pa rin kayo. Hiling ni Apollo. Ngumiti ako at sinabi na ako na ang magsasabi sa kanyang tatay. Talaga? Gusto niya akong kausapin? Eh ikaw, pwede rin ba kitang... Wala na tayong dapat pag-usapan, Franz. Mas maging priority mo sana si Apollo. Sabi ko, pumayag naman si Franz. Siya ang nag-set up ng lugar at ng araw. Sakto naman at bakasyon na noon ni Apollo. Kaya naman libre siya sa kahit anong araw. At kami ni Rodrigo, handa kaming samahan si Apollo at isara ang clinic para maipakita lang namin ang suporta. Dumating ang araw ng paghaharap ng mag-ama. Tulad ng hiling ni Apollo, dalawang mesa ang pagitan namin. Natatanaw niya kami at ganun din kami kay Apollo. Halata sa mukha ni Franz na irritable pa rin itong makita si Rodrigo. Wala siyang magagawa dahil yun ang hiling ng aking anak. Sa distansya namin ay hindi namin gaanong marinig ang pinag-uusapan ng mag-ama. Ngunit may tiwala naman ako sa aking anak. Ang laki na ni Apollo. Samantalang dati, ang liit-liit pa niya. Ngayon, nakakapagsabi na siya ng sarili niyang desisyon. Sabi ko, habang nakatanaw sa mag-ama. Kaya nga, parang hindi ko kakayanin na makita ang baby boy natin na may girlfriend. Naiiyak na sabi ni Rodrigo. Natawa naman ako sa sinabi ng aking kaibigan. Parang siya ang nagluwal kay Apollo sa kanyang mga sinasabi. Pero sa totoo lang, hindi ako iniwan ni Rodrigo mula umpisa. Siya ang kasama ko sa pagpapacheck up hanggang sa panganganak. Kahit nandun rin ang aking mga magulang, ay hindi siya pumapayag na hindi siya kasama ng mga oras na yun. Kung hindi lang talaga binabae sa Rodrigo, siya na ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Siya na rin ang tumatayong tatay ni Apollo mula noon hanggang ngayon. At kahit Ninong ang tawag nito sa kanya, ang turing ni Apollo kay Rodrigo ay isang ama. Habang nakatanaw kami, ay nakita kong umiiyak si Apollo. Rodrigo, gusto ko nang tumayo at puntahan ang mag-ama. Pero pinigilan ako ni Rodrigo. Arlie, magtiwala tayo kay Apollo. Saway nito sa akin. Habang nakikita ang pagluha ng aking anak, ay naninikip ang aking dibdib. Lalo na nang bigla itong namula sa galit. Narinig na lang namin ang pagsigaw nito na nakapukaw sa atensyon ng karamihan. Kung kailan mamamatay na kayo? Saka kayo hihingi ng tawad sa lahat ng ginawa niyo? Kung hindi ka pa kukunin ni Lord, hindi mo maaalala na may anak ka? Sabihan mo na ako na masamang anak pero ni minsan, hindi kayo naging tatay sa akin. Tumayo si Apollo at umalis. Hinabol ko ang aking anak. Hindi ko alam kung nadampot ko ba ang bag ko. Kung pinigilan ba ako ni Rodrigo. Basta lumabas ako ng kainan para habulin ang aking anak. Kasing ugali ko si Apollo. Tuwing masama ang kanyang loob, ay lakad lang ito ng lakad. Wala siyang pakialam kung may nabubunggu ba siyang tao o kung nasa ang lugar na siya. Dire-diretso lang ito sa paglalakad. Hanggang sa nakarating ako sa isang mini park. Nakita ko na lang si Apollo na nakaupo sa bench at pinapanood ang ilang mga batang naglalaro doon. Inilibot ko ang aking mga mata sa lugar at may nakita kong nagtitinda ng sorbetes. Mabuti na lang at nasa bulsa ko ang aking wallet. Kaya naman bumili ako ng sorbetes sa kanilapitan ang aking anak. Oh, cheese flavor yan. Sabay abot ko ng monay na may palamang sorbetes. Mami ko, sambit ni Apollo sabay hagulgol. Habang hawak-hawak ang monay, ay nakasubsob si Apollo sa sandalan ng bench ng aming inupuan. Ako naman ay kumakain ng sorbetes na nasa apa.
Hinayaan ko na lang na umiyak ng tahimik ang aking anak. Alam kong masakit pa para sa kanya ang pinagdaraanan naming dalawa at gusto kong malaman niya na nandito lang ako sa tabi niya. Malapit nang maubos ang sorbetes na aking kinakain nang umupo na ng maayos si Apollo. Sinimulan niya na rin kainin ang monay na may palamang sorbetes na kanyang hawak. Malapit nang matunaw yan, kainin mo na, sabi ko. Mommy, may sasabihin po ako sa inyo, panimula ni Apollo. Tumingin ako kay Apollo at pinakinggan ang kanyang sasabihin. Mommy, nung 10 years old po ko, hindi po ba sinabi niyo sa akin na kayo mismo ang nagsabi sa taong yun na wala siyang pananagutan sa ating dalawa? Sorry po kasi sumama ang loob ko sa inyo. Akala ko po kasi naging makasarili kayo. Akala ko po inuna niyo yung pride niyo pero namulat po yung mata ko nung nakilala ko yung taong yun. Kung sino ba talaga siya at bakit umabot sa ganun ang desisyon niyo? Siwalat ni Apollo. Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi ni Apollo. Kumunot ang aking noo at nagsalubong ang aking mga kilay. At doon niya sinabi ang kanyang ginawa ng panahong yun. Sa tulong ng kanyang ninong Rodrigo ay hinanap nila si Apollo at halos lahat ng bagay ay nasa internet na. Doon, unang nagsimula ang dalawa. Gustong makilala ni Apollo si Franz, kaya gumawa ng dummy account ang magninong at nakipag-chat kay Franz. Nagpanggap na babae sa Rodrigo at doon nasiwalat kay Apollo ang lahat. Matyagang nakipag-chat ang dalawa kay Franz kahit na alam nilang may nobya ito ng oras na yun. Ang galing nga po ni Ninong makipag-chat kasi nauuto talaga namin siya. Natatawa man si Apollo habang nagkukwento ay panaytulo ang luha nito habang kumakagat sa monay na kanyang hawak. Ang sakit, Mami. Malaman na wala talaga siyang pakialam sa akin. Pinagmalaki niya pa noon na may nabuntis siyang babae noon. Hindi niya naman daw yun tinatanggi. Pero ang swerte niya raw dahil hindi siya punuwersa na magsustento at panagutan yung bata. At nang tanungin namin siya kung hindi niya hinanap, sinabi niya na bakit niya pa hahanapin ang batang yun kung sinabi na ng mismong nanay na wala siyang pananagutan. Humihikbi na noon si Apollo. Hinawakan ko ang kanyang likod at hinimas ito. Pinagpatuloy ni Apollo ang kanyang kwento. Akala ko yun na ang pinakamasakit kong narinig. Pero may mas malala pa pala sa sakit na aking nararamdaman. Pero hindi pa rin ako huminto, Mami. Kahit sinasabi sa akin ni Ninong na sinasaktan ko lang ang sarili ko, pinilit ko pa rin si Ninong na samahan ako at palabasing magkikita na silang dalawa. Tinupad naman po yun ni Ninong hanggang sa nandun ako sa lugar. Nakita ko siya. Panay ang tawag niya kay Ninong. Pero imbis na si Ninong ang lumabas, ako ang lumapit sa kanya. Nanginginig pa nga po ako nun, Mami, kasi kinakabahan ako. At nung katapat ko na siya, tinawag ko siya ng Daddy. Sabi ko, Daddy ako po to si Apollo. Hindi ko po akalaing masasabi ko yung salitang yun. Pilit na ngumingiti si Apollo, ngunit mas nadudurog ang puso ko sa aking nakikita. Sabi ko pa po, anak po ni Arlie Carpio, ako na po mismo ang nagpakilala sa sarili ko dahil alam kong hindi niya rin naman alam ang pangalan ko. May daladala pa nga po akong picture niyo para maniwala siya na anak niyo ko. Pero Mami, alam mo po kung anong sinabi niya sa akin? Anak ko, sabi ko. At hinayaan siyang muling magsalita. Parang hihimatayin na ako sa oras na yon sa sobrang bigat ng nararamdaman ko. Sabi niya wala raw siyang anak. Wala raw siyang kilala na Arlie Carpio. Bigla niya akong tinaboy na para akong pulube. Tapos parang diring-diri siya sa akin. Parang may nakakahawa akong sakit. Natulala na lang ako nun. Tapos nilayuan niya na ako. Bumubuhos na ang luha naming mag-ina. Mami, ang sakit-sakit. Mami, parang hindi ako makahinga. Tapos sasabihin niya sa akin, sorry. Sasabihin niya hindi pa siya ready ng oras na yun.
Kaya sinabi niya sa akin yun. Sasabihin niya sa akin na hindi niya sinasadya. Bakit sa tingin niya ba ginusto kung siya ang maging tatay ko? Hindi. At kung hindi pa siya mamamatay, hindi siya magsisisi sa lahat ng ginagawa niya sa atin. Napupuno na ng galit ang mga mata ng anak ko. Ang sakit dahil wala akong magawa para maibsan ang sakit na yun. Kahit na umiiyak, ay nagawa pa rin maubos ni Apollo ang monay. Nakakatawa pa nga dahil humirit pa ito ng isa pang monay na may sorbetes. Hindi ko naman hinindian ang aking anak at pinagbigyan ito sa kanyang gusto. Nang humupa na ang bugso ng damdamin ni Apollo, ay bumalik na kami sa klinik. Pero nakita namin sa labas si Rodrigo. Sinalubong niya kami na may malaking ngiti. Ano, okay ka lang? Kaya pa? Tanong ni Rodrigo kay Apollo. Opo, Ninong. Kayang-kaya para kay Mami. Sagot nito. Sige, dahil brave ka ngayong araw, tara kain tayo. Saan niyo gusto? Tanong ni Rodrigo. Nanumbalik ang malaking ngiti ni Apollo. Malayong malayo sa nakita kong pag-iyak kanina. Siguro, kung wala si Rodrigo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa aming magmami. Habang kumakain, ay muling nagkwento si Apollo. Sinabi na nito ang kanilang pinag-usapan. Nung una raw, ay kinakamusta lang siya ni Franz hanggang sa sinabi nito na siya ay may sakit at wala nang kasiguraduhan ang paggaling niya. Sa pagkakataong to, ay natatawa na si Apollo. Sabi pa nito na siguro kung hindi pa nagkakaroon ng sakit ang taong yun, ay ibabaon na niya sa limot na may anak siya. Pero Apollo, anong palagi kong sinasabi sa'yo? Ani ni Rodrigo. Opo, Ninong. Labag man sa loob ko, dapat ko pa rin siya igalang. Huwag po kayo mag-alala. Nasakin pa rin po ang social media account niya. Hindi ko pa po siya kayang harapin. Pero pwede po bang doon na lang ako humingi ng pasensya? Tanong nito sa amin. Oo naman anak, ang mahalaga, kaya mo magpakumbaba. Sabi ko. Maraming nang huhusga sa paraan ng pagpapalaki ko sa aking anak. Dahil sinasabi nilang wala itong ama at hindi ito kumpleto. Pero sa tingin ko, may pagkukulang man ako. Proud akong lalaking magalang at may paninindigan ang aking anak na si Apollo. Nang dahil sa mga nangyari, natauhan ako ng lubusan. Nakita ko kung ano ang mga naging epekto ng ginawa kong desisyon. At masaya ko na ito ang daang aking tinahak kasama ng aking anak at ng kaibigan kong si Rodrigo. Nakikita ko sa aking anak na unti-unti ay pinapatawad niya ang kanyang sarili. Unti-unti niyang pinapakawalan ang galit sa kanyang puso kahit na hindi na bumalik muli si Franz. Hindi ko alam kung mas naging malubha ba ang karamdaman nito o sadyang lumayo na. Hindi ko na inalam ang kondisyon nito. Pero hindi pa talaga siguro oras para maghiwalay kami ng landas ni Franz. Hindi ko akalain na babalik si Honey sa klinik na may dalang malungkot na balita. Nakiusap si Honey na makausap ako ng masinsinan. Hindi ko naman ito pinagkait sa kanya. Sa coffee shop malapit sa klinik kami nag-usap. Alam mo naman na siguro ang kondisyon ni Franz. Honestly speaking, hindi ko akalaing ikaw pala ang Arlie na kinukwento sa akin ni Franz. Nagulat ako sa sinabi ni Honey. Pero pakiramdam ko ay may mali sa kanyang sinasabi. He said na pinagtabuyan mo siya noon, kaya kayo naghiwalay. Pinagkait mo sa kanya ang anak niyo. Kwento nito. Gusto ko nalang matawa sa mga sinabi ni Honey. Ako pa talaga ang naging masama sa aming dalawa. Pero sabi ko nga, hindi na ako ang dating Arlie na kilala niya. Pinipili ko na ang mga laban na dapat ko puntahan. Ganun ba? Kung yun ang kwento niya, wala akong magagawa. Yun na lang ang aking sinabi. Marami pang naging pasakalya si Honey. Halatang hindi niya alam kung paano sasabihin ang kanyang pakay. Kaya tinanong ko na siya ng diretso. Miss Honey, ano po ba ang pakay niyo
sa pagkausap sa akin. Tanong ko, "Okay, here we goes. Gusto ko sanang mamalagi sa amin si Apollo." Nagpanting bigla ang tenga ko sa isang iglap. "Miss Honey, naririnig niyo ba yung sinasabi niyo?" Tumaas na ang aking boses. "I know it's hard, pero friends is dying. Anong pakialam ko kung mamatay na siya? Gusto kitang harapin ng maayos pero dahil sa sinabi mo, hindi ko na alam kung hanggang saan paaabot ang pasensya ko. Hindi tuta ang anak ko na pwede niyong kunin pagsawa na kayo ay ibabalik. Oo, mamamatay na siya. Pero hindi niyo ba naisip ang nararamdaman ng anak ko? Ni minsan tinanong niyo ba siya kung okay na ba siya? Kung tanggap ba niya ang mga nalaman niya? Tao ang anak ko, hindi tuta." Sumabog na ako ng tuluyan. "Arlie, no! Hindi ako hihinahon. Sabihin mo ng masama ang ugali ko. Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi dahilan na mamamatay na siya. Dahil yung anak ko, buong buhay na nagdurusa nang dahil sa ginawa naming kasalanan." Pagkasabi ko ng mga katagang yun ay umalis ako nang walang pasabi. Nagtinginan ang mga tao sa paligid. Ngunit wala akong pakialam sa kanila. Hindi ko tinago kay Apollo ang nangyari. Sinabi ko ng buo ang lahat. Lahat ng nangyari. Pati na rin kung anong mga sinabi ko sa nobya ng kanyang ama. "Sorry anak, kung pinangunahan kita. Hindi ko na lang talaga napigilan ang sarili ko." Sabi ko kay Apollo. "Mommy, salamat. Kasi kahit alam kong mahirap, pinagtanggol mo po ako." Sagot ni Apollo. Kahit na ipinakita ni Apollo na siya ay matatag, nakukonsensya pa rin ako sa mga nangyayari. Mabuti na lang at nandyan si Rodrigo. Sa kanya ko pinakita na nangihina na ako sa nangyayari sa aming mag-ina. "Arlie, kakayanin natin to lahat. Nandito lang ako." Sabi sa akin ni Rodrigo. Hindi ko alam kung tama ba ang aking ginawa. Nahahati ang aking isipan sa nangyayari. Oo, maaaring mawala na si Fran sa mundo. Sino ako para ipagkait sa kanya ang kanyang dying wish? Pero kung hindi siya nagkaroon ng karamdaman, pupuntahan ba niya si Apollo? Kikilalanin ba niyang anak si Apollo? Hindi naging madali sa akin ang lahat ng to hanggang sa naapektuhan na ang aking pagtatrabaho. "Rodrigo, hindi mo na ako tatanggap ngayon. Yung last patient ko, muntik nang ma-overdose ng anesthesia. Buti na lang nakita ko yung basyong nawala ng laman. Kaya naalala kong kaka-inject ko lang." Hinaing ko kay Rodrigo. "Sige, okay lang. Wala naman akong gaanong pasyente ngayon." Mabuti na lang talaga at nasa tabi ko palagi si Rodrigo. Ngunit ang hindi ko alam ay pati pala siya ay naaapektuhan na sa mga nangyayari at sa aking mga kilos. Isang araw, nakita ko ni Rodrigo na umiiyak sa isang tabi. Pasara na kami noon. "O Arlie, bakit? Anong nangyari?" Tanong sa akin ng aking kaibigan. "Rodrigo, pumunta na naman sila dito." Sabi ko. Pumunta si Franz kasama si Honey. Kinausap ko naman sila ng maayos. Ngunit hanggang 5 minuto lang talaga ang hangganan ng aking emosyon. Dala na rin ito ng huli naming pag-uusap ni Honey. Gusto talaga nilang hiramin si Apollo. Gusto raw ipasyal niya Franz ang kanyang anak. Nagkataong nandun na rin si Apollo. Ngunit nang si Apollo ang kanilang tanungin, ay hindi ito sa mama. Sinabi nitong siya ay may gagawin. Sa hindi ko malamang dahilan, ay naiiyak ako pagkaalis nila. Naguguluhan ako sa sarili ko hanggang sa umiyak na lang ako at nakita ko ni Rodrigo. Matapos kong ikuwento kay Rodrigo ang nangyari, ay nagulat ako sa kanyang reaksyon. "Sabihin mo Arlie, may gusto ka pa ba kay Franz?" Kitang-kita ko ang inis sa mukha ni Rodrigo. "Hindi," mabilis kong sagot. Alam ko sa sarili ko na matagal na akong nakamove on sa lalaking yun. "Pero bakit ganyan? Parang nagsiselos ka. Bakit apektado ka pa rin? Siguro, kung wala siyang girlfriend, magpapautu ka na naman sa kanya." Sumbat ni Rodrigo. Tumaas ang aking kilay. "Ano ba yung mga sinasabi mo? Bakit ka ba nagkakaganyan?
Nasasaktan ako dahil sa ginagawa nila sa anak ko. Alam mo naman yun, hindi ba? Umismed si Rodrigo. Arlie, kilala kita. Alam kong hindi yan ang dahilan mo. Alam kong mahal mo pa ang lalaking yun. At nagsiselos ka dahil hindi ikaw ang pinili niya. At yung kay Apollo, alibay mo lang yun. Naguguluhan na ako sa mga sinasabi ni Rodrigo. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang kanyang mga sinasabi. Pero alam ko sa sarili ko na wala na talaga akong nararamdaman kay Franz. Sadyang nasasaktan lang ako dahil kahit mag-sorry siya ay wala akong maramdamang pagsisisi. Nasasaktan ako bilang ina at wala akong selos na nararamdaman. Rodrigo, teka nga. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano bang problema? Tanong ko. Ikaw, Arlie. Ikaw. Sabi niya at biglang tumalikod. Hindi ko matanggap na hanggang ngayon apektado ka pa rin kay Franz. Kahit na nandito naman ako sa tabi mo all this time. Kahit na ako yung laging nasa tabi mo. Si Franz pa rin ang nasa puso mo. Arlie, 14 years na ang lumipas. Bakit si Franz pa rin? Sumbat nito. Lalo akong naguluhan. Hindi ko maintindihan bakit nasasabi ni Rodrigo ang lahat ng to. Gusto kong linawin ang lahat. Dahil sa totoo lang, kung hindi ko alam na lalaki ang preference ni Rodrigo, iisipin ko na nagsiselos siya. Rodrigo, hindi ko na siya mahal. Alam ko sa sarili ko yun. At kung lalaki ka lang, mas gusto kitang mahalin kaysa sa bumalik sa lalaking yun. Pagkasabi ko noon, ay humarap si Rodrigo sa akin at bigla itong may inamin. Mahal kita, Arlie. Mahal na mahal. Siwalat nito. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Seryoso si Rodrigo. Ngunit nagulat ako nang biglang sumulpot si Apollo kung saan. Yes, umamin na rin si Ninong. Sigaw ni Apollo. Apollo? Sit ako sa aking anak. Hindi ko alam. Matagal na palang alam ni Apollo ang nararamdaman ng kanyang ninong. At laking gulat ko dahil wala itong pagtutol sa pag-ibig ng kanyang ninong sa akin. Bagkus, botong-boto pala ito. Gulat na gulat ako sa isiniwalat ni Rodrigo. Pero doon ko lang nalaman na may malaking parte pala sa aking puso na umaasang straight na lalaki na lang sana si Rodrigo. At may gusto rin pala ako sa kanya. Nagiging hadlang lang ang akala kong preference niya sa relasyon. Kaya hindi ko rin ito maamin sa aking sarili. Kailan pa? Pagtataka ko. Hindi sa akin makatingin ng diretso si Rodrigo. Namumula rin ito. Siguro ay hindi akalain na Rodrigo na aamin siya sa ganitong paraan. Ninong, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. It's now or never, sabi ni Apollo at sinuko ang kanyang ninong. Arlie, noong nakita ko kung paano mo hinarap yung pagiging single mom mo, humanga talaga ako sa iyo ng sobra. Akala ko rin sa sarili ko, gay ako. Pero hindi pala, nagkaroon ako ng matinding identity crisis hanggang sa nalaman kong lalaki pa rin pala talaga ako at gusto kita. Hindi lang gusto. Mahal na mahal kita. Pero nilamon ako ng takot na hindi mo ako matanggap. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Apollo ang pagtingin ko sa'yo. Isang araw, habang nangyayari sa inyong mag-ina ang lahat ng to, yung pagbabalik ni Franz, siya ang nag-udyok sa akin na aminin ang nararamdaman ko sa'yo. Kaso hindi ko alam kung paano. Paliwanag ni Rodrigo. Wala akong masabi. Sa aking mga nalaman, naramdaman ko na lang ang aking mga luha na umaagos sa aking mga mata. Hindi dahil sa sakit o galit, kundi dahil sa tuwa at nag-uumapaw na pagmamahal. Mahal din naman kita, pag-amin ko. Hindi mo ba napapansin na matapos ng lahat ng nangyari, may choice akong humanap ng bagong mamahalin? Pero nanatili akong single kasi... Umaasa ako na isang araw, mapapansin mo ko at magiging lalaki ka. Kaso iniisip ko, suntok sa buwan na mangyari yun at naging masaya ako sa pagkakaibigang meron tayo. Sabi ko, akala ko
hindi na muli akong iibig. Akala ko, nang dahil sa nangyari sa amin ni Franz, hindi na muling titibok ang puso ko. Hindi ko alam na matagal ko na palang mahal si Rodrigo. Natakot lang akong aminin dahil alam kong hindi niya ako magugustuhan. Pero heto kami, parehong natatakot umamin sa isa't isa. At kung hindi dahil sa pagdating ni Apollo sa buhay namin, hindi uusbong ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Talaga palang may dahilan kung bakit nangyayari ang lahat. May maganda rin palang na idulot ang muling pagpapakita ni Franz. Hindi ko akalaing aamin si Rodrigo sa akin. At laking gulat ko na alam na pala ito ni Apollo. Walang naging tutol ang aking anak. Bagkus, masayang masaya ito sa mga nangyayari. Anak, Rodrigo, kailan pa to? Muli kong tanong sa dalawa. Nasa paboritong fast food kami ni Apollo. Inaya kami nito dahil kailangan daw naming i-celebrate ang nangyari sa amin. Hindi ko na matandaan kung anong eksaktong araw. Last year pero bigla na lang akong tinanong ni Apollo kung ano daw ba ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi ako makapagsalita noong una. Pero sabi ko, hindi naman siguro masamang umamin. Kailangan kong sumugal dahil kung hindi, hindi ako mananalo. At pag-amin ko kay Apollo, bigla niya akong niyakap. Kuwento ni Rodrigo. Doon niya nalaman ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi naman niya ako pinilit na umamin. Pero nitong nakaraan, sinabi niya sa akin na aminin ko na ang nararamdaman ko sa'yo. Ninong, mami, hindi niyo man po kasi aminin. Nakikita ko naman po sa mga kilos niyo na gusto niyo ang isa't isa. Kahit sinasabi ni Ninong na gay siya, hindi ako naniniwala. Siguro noon, pero simula noong na-inlove si Ninong sa inyo, nalaman ni Ninong kung ano ba talaga siya. Hindi po ba, Ninong? Bumaling si Apollo kay Rodrigo at tinanong ito. Oo, ganun na nga ang nangyari. Sorry kung inilihim ko ang lahat ng to sa'yo. Nahihiyang sabi ni Rodrigo. Ngumiti ako at hinawakan ng pisngi ni Rodrigo. Nakatapat ko ng oras na yun. Ngayon pa lang siguro ang tamang oras para malaman natin ang bagay na to. At least, sigurado na tayo sa nararamdaman natin sa isa't isa, hindi ba? Pero ang pinakamahalaga ay masaya si Apollo sa lahat ng nangyayari, sabi ko. Oo, si Apollo naman ang pinakamahalaga. Wala nang iba, sabi naman ni Rodrigo at ginulo ang buhok ni Apollo na kanyang katabi. Parang tubig sa batis ang mga sumunod na nangyari sa aming tatlo. Malinaw, tuloy-tuloy ang agos at payapa. Ganito pala ang pakiramdam ng umibig ng tunay. Panatag at walang nararamdaman na kaba o takot. Masaya lang, payapa at kahit anong maging itsura, amoy o ugali mo ay tatanggapin ka niya ng buo. Wala kang dapat baguhin dahil minahal ka niya kung sino at ano ka. Naging masaya ang pamilya namin sa nangyari. Kahit ang mga brusko kong kapatid ay walang angal sa nangyari. At sa katunayan ay masaya sila dahil napunta ko sa tamang lalaki. Wala kaming hangad kung hindi ang maging masaya kayong dalawa. At alam naming nasa mabuting kamay kayo ni Apollo. Masayang masaya kami at sa wakas ay umamin na kayong dalawa sa isa't isa, sabi ni Mama. Matagal na nilang dalangin na sana ay si Rodrigo ang aking makatuluyan. Itinuturing na rin nilang anak si Rodrigo noon pa man at tanggap nila ang pagkatao nito. Siguro ay bilang magulang, alam nilang higit pa sa pagkakaibigan ang nakikita nila sa aming dalawa. Ay sa wakas, alam mo bang pangarap namin ng papa ni Rodrigo na ikaw, Arlie, ang maging manugang namin? Salamat at natupad ang aming hiling. Masayang-masayang, sabi ng mama ni Rodrigo. Maganda na ang naging daloy ng lahat. Isang tao na lang ang hindi makatanggap ng nangyari sa amin ni Rodrigo. At yun ay si Franz. Hindi pa rin humihinto si Franz sa pagsuyo sa akin. Malinaw na ang naging pakay niya at gusto niyang makipagbalikan sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari
sa relasyon nila ni Honey. Basta ang alam ko, kailangan na niyang ihinto kung ano man ang ginagawa niya sa akin. Mukhang nakarecover na si Franz. Panay na ang pagpunta niya dito sa clinic. Palagi pa may dalang flowers. Sambit ni Rodrigo. Sus, good for him. Pero hindi ako dapat ang sinusuyo niya kung hindi si Apollo. Malinaw na ang lahat sa amin. At salamat sa iyo, Rodrigo. Hindi ko na kailangang magsinungaling sa sarili ko at malito. Sagot ko. Alam ni Rodrigo ang gustong ipahiwatig ng mga kilos ni Franz. Ngunit malaki ang tiwala nito sa akin. At alam ko sa sarili ko na wala akong nararamdaman para sa tatay ni Apollo. So anong balak niyo ni Apollo? Sure akong masakit to para kay Apollo. Hindi mo maikakaila yun sa mga kilos niya. Habang nakikita niyang ganyan si Franz, patuloy siyang magagalit kay Franz. Ipinapakita lang kasi ni Franz na hindi si Apollo ang priority niya. Puna ni Rodrigo. Napabuntong hininga ko. Ayokong pangunahan si Apollo. Gusto ko na ring tantanan ako ni Franz. Huwag ka mag-alala. Mananawa rin yan. Bumaling ako sa dalang bulaklak ni Franz at sa mga kung ano-ano pang gamit mula pa noong isang linggo na kanyang binigay. Rodrigo, pwede bang tulungan mo kong ibalik ang lahat ng to sa kanya? Oo naman. Sige, alin ba dyan? At tinulungan ako ni Rodrigo. Nang oras ding yun, ay nasa may pantry si Apollo at kumakain. Ayaw niyang harapin ang kanyang ama dahil hindi naman daw siya ang kailangan nito. Ramdam kong sa kaibuturan ng puso ni Apollo ay gusto nitong suyuin siya ni Franz. Hindi madali ang pinagdaraanan ng bata at si Franz ang kailangang magtiyaga at umintindi, hindi si Apollo ang mag-a-adjust para sa kanya. Nauna akong maglakad, bit-bit ang mga paper bag na may lamang mga regalo ni Franz. Hindi ko tinangkang buksan ang mga ito ni minsan dahil wala namang okasyon para tumanggap ako ng regalo. Si Rodrigo naman ay bit-bit ang ilang bukay ng bulaklak na galing din sa kanya. Nang makita ko ni Franz, tumayo ito at nagulat sa aking dala. Oh, bakit mo dala ang mga yan? Tanong ni Franz. Inubot ko ang aking bit-bit kay Franz at si Rodrigo naman ay inilapag ang kanya mga bit-bit sa sofa katabi ni Franz. Napangisi si Franz. Alam kong uminit ang dugo nito kay Rodrigo. Kaya naman, agad niya itong sinita. O ikaw, bakit ka nandito? Maangas nitong tanong kay Rodrigo na akala mo ay siga sa kanto. Ramdam ko ang tensyon sa dalawa, kaya pumagitna na ako. Para ibalik ang mga yan, sabi ko. Nagulat si Franz, baka sa kanya mukha ang pagtataka. Franz, tama na tong ginagawa mo. Matagal na tayong tapos. Actually, hindi naman naging tayo, hindi ba? Gusto ko nang ihinto ang lahat ng to. Sa totoo lang, ayoko nang makita si Franz. Pero inaalala ko pa rin si Apollo. Biglang sinuntok ni Franz ang pader. Ano, ipinagpalit mo na ba ako sa baklang yan? Sigaw ni Franz. Ang buong akala ko ay magagalit ako sa sinabi ni Franz sa akin. Akala ko magagalit si Rodrigo at magkakaroon ng gulo. Pero hindi. Natawa kami pareho nang hindi namin sinasadya. Siguro ay tuluyan ko nang napatawad ang sarili ko sa mga nangyari. Samantala, narinig ni Apollo ang pagsuntok ni Franz, kaya agad itong lumabas sa pantry upang tignan kung anong nangyari. Franz, oo tama ka. Itong baklang to, mahal ko to. Mahal na mahal. Sabi ko at hinawakan ang braso ni Rodrigo. Hindi bilang kaibigan, kapatid o kung ano paman. In love ako sa baklang to. Hindi mo ba alam? Naguluhan si Franz sa mga sinabi ko. Tama po ang narinig nyo. Lumabas kung saan si Apollo. Mas lalaki pang tignan ang ninong ko kaysa sa inyo. Pati ba naman ikaw? Nilasa na ang pag-iisip ng baklang yan. Dismayadong dismayado si Franz sa kanyang narinig kay Apollo. Hindi ako magugulat na isang araw nahawa ka na rin sa kabaklaan yan at pag nangyari yun, hindi kita matatanggap. Ngumisi si Apollo.
tulad ng kanyang ama, tuwing nakakarinig ng mga bagay na hindi siya sang-ayon, nagulat si Franz sa ginawa ng kanyang anak. Nang marinig ko ang mga salitang yun, doon nagpanting ang aking tenga. Balak ko nang sagutin si Franz upang ipagtanggol ang aking anak. Ngunit hinawakan ni Apollo ang aking kamay. Mommy, nakapag-desisyon na po ako. Nagtataka ako sa sinabi ni Apollo. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy nito. Tama na po to. At pwede bang umalis na kayo? At huwag na kayong babalik. Diretsyong sabi ni Apollo. Mas kinikilala kong tatay si Ninong Rodrigo kaysa sa inyo. At kung iniisip niyo na, nakakaramdam ako ng kulang sa pagkatao ko, nagkakamali kayo. Kasi kontento na ako kay mami. At may Ninong Rodrigo ako. May mga lolo at lola ko. May mga tito at mga kaibigan. Maraming nagmamahal sa akin. Hindi ko kailangan ng taong katulad niyo na gagamitin ako para makuha lang si mami. Tanggap ko na po ang kapalaran ko. At kahit kailan, hindi ka naging kawalan sa pagkatao ko. Kaya sana umalis na kayo. At wag na kayo magpapakita. Mariing sabi ni Apollo. Alam ko masyado pang maaga para sabihin ni Apollo ang mga salitang yun. Pero hindi na bata ang anak ko. At kung anong desisyon niya ay igagalang ko. Umalis si Franz na daladala ang galit sa amin. Sa akin, kay Rodrigo at Apollo. Alam kong napahiya ito dahil sa mga sinabi ng kanyang anak. Ngunit hindi ko hawak ang isipan ni Apollo. At kung sakaling nagkamali man si Apollo sa kanyang naging desisyon ngayon, bilang ina niya, ay sasamahan ko siyang itama ang lahat ng ito. Alam kong pareho lang silang mag-ama na may kakulangan at panahon na lang ang makakapagsabi kung kailan hihilom ang kanilang mga sugat. Ang unos sa aming buhay ay tuluyan nang natapos. Sa paglisan ni Franz ng araw na yun, ay tuluyan na siyang hindi nagpakita sa amin, lalo na kay Apollo. Dumaan ang mga araw hanggang lumipas ang mga buwan. Nakasakay kami ng aking anak sa puting sasakyan at hinihintay na lang ang hudyat ng aming coordinator na nasa labas. Nang biglang sumagi sa aking isipan ang mga nangyari nitong mga nakaraang buwan. Anak, hindi ka ba nagsisisi sa ginawa mo kay Franz? Tanong ko kay Apollo. Ngumiti lang ang aking anak. Opo, mami. Hindi ko po pagsisisihan ang ginawa ko. Siya man ang biological father ko. Si Ninong Rodrigo naman ang tumayong tatay ko. Alam ko naman pong mali ang ginawa kong pagsagot sa kanya. Pero po kasi, lalo po akong nasasaktan dahil pinapamukha niya po sa akin na hindi naman ako ang dahilan ng pagbalik niya. Ramdam ko ang lungkot ni Apollo. Niyapos ko ang aking anak. Darating din ang araw na magiging payapa rin ang kalooban mo, anak. Mami, huwag po kayo mag-alala. Masayang-masaya naman po ako sa mga nangyayari ngayon at ang kasalukuyan po ang mahalaga. Nakangiti nitong sabi. Tara na po, mami. Hinihintay na po tayo ni Daddy Rodrigo. Sambit nito at lumabas ng sasakyan. Matapos ay pinagbuksan niya ako ng pinto at inalalayan. Ready ka na po, mami? Sabi sa akin ng aking anak. Oo naman, anak. Sabi ko. At si Apollo ang naghatid sa akin papuntang altar upang makaisang dibdib ang pinakamamahal kong si Rodrigo.